Hello, binabati kita dahil ito yung pagsisimula mo sa yung relasyon sa Diyos. At saka binabati din kita kasi naging bukas ang yung puso't isipan na magkaroon ng bagong buhay na kasama ang Panginoon. So ako pa rin ito, si Kuya Tom Gonzales, na gagabay sa iyo. Ako lang ay gagabay sa iyo, pero ang Panginoon ang gagalaw sa buhay mo. I hope na tuloy-tuloy ang iyong paglago sa Panginoon. Dahil may mga susunod pa tayong mga lesson at ito pa lang ay una. So binabati kita, welcome sa pamilya ng Panginoon. So, kumusta ka? Siguro, before mo nakita yung one verse evangelism, ay may mga problema ka, may mga dinadala ka sa buhay, at saka may mga pinagdadaanan ka. Pero nung nakita mo yun, ay hindi naman nawala, pero nagkaroon ka ng magaan. Naging magaan ang iyong kalooban. Alaman mo ulit kung ano talaga yung plano ng Diyos sa'yo at gaano kanya kamahal. So yung palang ipanimula. So I'm so excited. Excited ako na makita ka na lumalago sa Panginoon at nagkakaroon ng matibay na relasyon sa Panginoon Jesus. So makinig ka lang at saka panoorin mo lang ito. I know na mas gagaan pa ang iyong kalooban at mas marami ka pang malalaman patungkol sa pagmamahal ng Diyos. So, this is our start up a new life with Jesus Christ. So, ngayon, narinig mo na yung gospel. Ay, yung gospel ay yun yung magandang balita. Tama? Yung maging magandang balita. Naging magandang balita siya kasi tayong mga tao, wala tayong pamamaraan, wala tayong ibang paraan para makalapit sa Panginoon. Kasi tayo nga ay nagkasala. Tayo ay madumi. Tayo ay maraming kakulangan. Pero nang dahil sa Panginoong Jesus, siya ay namatay sa krus. Lahat ng kakulangan natin, lahat ng kasalanan natin, pinayari niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito ay naging magandang balita kasi pwede na ulit tayong magkaroon ng relasyon sa ating Ama na nasa langit. Dahil noon po, kasi ang ating, hindi tayo pwede magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi, yun nga, tayo ay naging kaaway ng Panginoon. Kasi nandun sa katawan natin ang kasalanan. Pero nang dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, binayaran niya po, inugasan niya po ang ating mga kasalanan. Gamit ang kanyang dugo, pinakamahalagang dugo sa lahat. Then, gusto ko share sa iyo itong ulitin na naman natin yung versikulo na shinare ko sa iyo sa dun sa magandang balita. Diba? Sabi doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesus Kristo. Tayong lahat ay hindi naka-meet ng standard ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, walang kasalanan. Pero nang dahil na tayo mahal ng Diyos, tayo ay binigyan niya ng kaloob. At ang kaloob na yun ay di mo kailangan bayaran, di mo kailangan pagsikapan. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin. At buong puso mo, buksan. Mabuksan mo yung puso mo sa Panginoong Jesus. Kasi gusto niya makipagrelasyon sa iyo. Gusto niya na mabalik yung relasyon mo sa Panginoon. Dahil tayong lahat, all human beings need a Savior. Because life does not work without God. A life cannot work without God. We are nothing without God. We need to go back to our Savior. We need to go back to Jesus Christ. Ang kasalanan po ay ang nagwasak sa ating buhay. Ngunit si Jesus ang solusyon. Siya ang nagbigay ng salvation o kaligtasan. Binayaran niya lahat doon sa cross. Doon sa cross,
nangyari ang redemption, renewal, and restoration ng ating buhay. So, ang kaligtasan po ay naging posible sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo sa cross. Iniligtas niya tayo, namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Winasak niya ang sumpa at binigyan niya tayo ng mga gantimpala. Tayo'y nagkaroon ng bagong buhay na kasama ang Panginoong Jesus. Tayo ay binalik doon sa original na plano ng Diyos, na doon tayo nagkaroon ng tunay na relasyon. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayo ay inayos din. Ang buhay natin ay naayos din. We are restored spiritually, physically, and emotionally, mentally. Ang ating relasyon sa Diyos ay naayos. Tayo po ay nawasak, nasira, at lahat ng areas ng buhay natin na apektuhan. Pero ito po ang katotohanan. Pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoon ulit. At sabi po ng Biblia na ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, ayan yung pundasyon para tayo ay mabuhay. Ito po ay ang katotohanan. Si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. Hindi po natin pwedeng bayaran ng ating kasalanan. Tanging si Jesucristo lang. At ang pinakamahalaga, tayo ay ginawa niyang anak. Nang dahil kay Jesus, tayo ulit ay itinuring na anak ng Panginoon. At ito pa ang pinakamahalaga, Christ began a new life in you. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya nga po, ikaw ay bago na. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, ako ay bago na. Ulitin natin muli. Ako ay bago na. Hindi ka lang nagbago, ikaw talaga ay bago. Tama? So, meron akong illustration sa iyo. Makikita mo ito. Ito po ay tali. Tama? Rope. Tama? Rope mo sa English. Napakahaba po nito. Ito po, nagre-representa ng ating buhay dito. Kung nakikita nyo, meron parang isang maitim, di ba, itim na parte ng lubid, tama, ng tali. Ito po ay ang ating buhay dito sa lupa. Kung nakikita nyo po, ito ay kaunting parte lang ng lubid. Gaya din sa buhay natin, nabubuhay lang po tayo dito sa lupa, sa mundong ito. Maybe 70 years, 80 years, 90 years, 100 years. Pero darating din ang panahon na tayo ay kukunin ng Panginoon. Tayo ay mamamatay. Then after that death, meron po tayong another life. The eternity, eternal life. Ito po, habang buhay po yan. Ganito kahaba. Pero itong eternity po, dito po yan nakasalalay. Kung paano natin ginamit yung kaunting buhay natin. Kung ginamit natin itong kaunting buhay natin sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ang ating eternal life, we will spend on heaven. Makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Pero ang mahirap po, kung itong maliit na buhay natin, ginamit natin ito sa kasamaan, pinagpatuloy natin ang ating pride, hindi natin tinanggap ang kaloob ng Diyos kasi iniisip natin kaya natin resolbahan lahat. Kasi minsan may mga tao iniisip nila, matalino ako, mayaman ako, di ko kailangan ng Panginoon, di ko kailangan ng kaligtasan, masisave ko yung sarili ko, maliligtas ko ang sarili ko. May ibang tao naman na di naniniwala sa Diyos, pero sinasabi ko po, yes, pwedeng hindi ka maniwala, pwedeng kaya mo, pero after your life here on earth, saan ka pupunta? Dalawa lang po ang pupuntahan natin, impyerno or langit. Wala na po iba. Pero kapag dito, sa kakaunting buhay mo na to,
ngayon, di ba, naririnig at nakikita mo itong video na to. Ito ay hindi aksidente. Ito ay chance ng Panginoon na mas makilala mo siya. Kaya sa kaunting buhay mo na ito, gamitin mo. Mag-decide ka. You can choose life. Ano ang buhay na gugustuhin mo? Ang tanong ko sa iyo, bakit ka makakapunta sa langit? Ano ang sasabihin mo sa Panginoon? Siguro, sasabihin mo, kasi mabait ako. Kasi nagsisimba naman ako linggo-linggo. Tumutulong naman ako sa mga mahirap. Yes, yan po ay magandang bagay. Pero di po yan ang pamamaraan. Ang pamamaraan po ay tanggapin natin si Jesus at mamuhay tayo na kasama siya. Siguro nung last video ay nagdududa ka pa o hindi mo masyadong naintindihan. Ngayon, mas naintindihan mo na. Sundan mo lang ako sa panalangin na ito. Itong panalangin na to, ito ang gagabay sa iyo sa tunay na relasyon sa Panginoon. Susundan mo lang ako. Lord, I accept your gift of salvation. I acknowledge that I am a sinner and I need a Savior. I believe that Jesus is the only way and His blood cleanses me and give me freedom from sins, curses, and works of darkness. I confess my sins and turn away from my wicked ways. I ask for your forgiveness. Take full control of my life today until forever. In Jesus' name. Amen. Wala pong nangyari. Hindi kumidlat. Hindi yung nagpaulan ng apoy. Hindi lumindol. Pero sa langit po may nangyari. Nasusulat ang iyong pangalan sa aklat ng kaligtasan. So yun lang po. Kita-kita po tayo sa susunod natin ng lesson. Be excited. And I know that God is working in your life. God bless. See you.